Nasa 1,200 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na tumupok sa dalawang barangay sa Cavite City. Ang sinasabing pinagmulan ng sunog ang pag-welding ng isang residente sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Napahagulgol na lang ang ilang residente habang nilalamon ng napakalaking apoy ang kanilang mga bahay. Sa gitnayan ng sunog na sumiklab sa barangay 5 at 7 sa Cavite City pasado alas 3 ng hapon kahapon. Sa laki ng apoy, tumalon na sa dagat ang ilang residente. Gumamit sila ng mga bangka para isalba ang kanilang mga gamit. Kung makikita niyo po yung ibang mga pamilya na naapektuhan ng sunog ay dito na po sa dagat dumadaan. Gumamit na ng chopper ang mga otoridad para maabot ang ilan sa mga nasusunog na bahay. May ilang bumbero namang sumampa na sa mga bubong. Bandang alas 6 ng gabi nang magdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection. Tuluyang naabo ang karamihan sa mga bahay. Pundason at dingding na lang ang natira sa ilan. Ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Cavite City. Ayon kay Cavite City Mayor Denver Chua, nagsimula ang sunog sa Barangay 7 at tumawid sa Barangay 5. Hindi bababa sa 1,200 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Kwento ng nasunugang si Victoriano Villanueva, sinubukan pa nilang apulahin ang apoy noong una. Pero sadyang mabilis ang pagkalat nito, dala na rin ng malakas na hangin. Kumuha na lang ako ng balde at pagganoon kami ng parang bayaniya na buhusan yung mga bahay na may apoy, ganun. Nila talaga, hindi na talaga kaya. Hindi na raw sila nakapagsalba ng gamit. Ang alaga nilang pusa, hindi nakaligtas sa sunog. Ayon sa mga nasunugan sa bahaging yon, nagsimula yung sunog. May nag-welding daw kasi dun sa bahay na yon at tumalsik yung baga sa mga kalapitbahay na pinagsimulan naman ng apoy. Yung mga katabi niya pong bahay, katulad po ng bahay namin, light materials po. Nag-welding po siya na nakainom po. Itinanggi naman ng asawa ng sinasabing nag-welding ang paratang. Giit niya, tapos nang mag-welding ang kanyang asawa nang magkasunog. Iba ma'am, yung baga ng welding pumunta doon sa bahay na yun? Hindi po kasi malayo doon sa bahay na ano eh. Parang ganyan po, mga ganyan, traces kasi ginagawa niya. Ayon sa mga tauhan ng barangay, wala namang malubhang nasugatan o namatay sa mga residente. Pero aabot sa 800 bahay ang natupok. Problema naman ngayon ng mga nasunugan kung paanong magsisimulang muli. Sana po bigyan nyo kami ng konting tulong po dito sa Cavite City, sa Barangay 5 po. Kahit Barangay 7 po, lalos dalawang barangay po. Matulungan nyo man lang po kami. Buti na lang po, wala pong na-disgrasya sa amin. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala at kung ano talaga ang naging mitsa nito. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.